pilit daw siyang pinasasakay sa airplane. Paano ba pamimilit ang pananakay sa diba, airplane? Diba sir, pagpasok ng airplane, ginawa ako tumabay ako sa danon, sir. Uh-oh. Sige na, paigin ko lang. Hindi, hindi, magre-rebukuli ako. Sabi ko, magre-rebukuli ako, ganun-ganun. So sabi yan daw, tapos yun, naglapit ang mga Qatar Airways. Dahil daw sa akin, antala daw yung transport. Na-delay. Guys, we're here now at Al Maktoum Airport. Guys, finally, Miss Riza is in Dubai. Kamusta naman po? Finally, nandito na si Miss Riza sa Dubai. Welcome po sa Dubai. So guys, grabe, alam nyo ba yung pinagdaanan ni Miss Riza? So ito yung pinakamahirap yata na pinagdaanan ko sa pagiging agent kasi nga pinahirapan si ate doon sa... Kapapa natin Pilipinas, sir. Ano pa nangyari? Masakit. Sige, maupo po tayo dito kasi mukhang mahaba-habang kwentuhan po ang mangyayari sa atin. Ano po ba ang pinaka nangyari doon sa inyo sa airport? Akala ko sir, Pilipina, matutulungan ako. Oo. Kaya ako nagtanong. Ah, wait lang. So bago po tayo mag-start pala, ganito pala muna yung ano kasi ni ate. So si ate Riza, meron siyang ticket from Doha to Philippines, di ba po? Pero nangyari, hinatid siya ng amo niya doon sa loob ng immigration para makapasok siya. Sa pagpasok niya, so dahil sa atin siya nagpa-process, sinabi ko sa kanya, transfer desk lang. Yun lang, sobrang smooth lang ng mga nangyayari, transfer desk lang. Pero doon na nangyari ang pinakamasalimuot na nakaganapan niya. Nakakuha pa natin kababayan, sir. Ano po nangyari? Opo. Sinabi ko, kabayan, paano ba mag-transfer this? Opo. Kasi napanood ko yung vlog mo, sir. Opo. Diba ganun po, sir? Ito sabi yung gano'n, pumunta ka doon. Tinuruan niya pa ako, sir. Pumunta ka doon, magtanong ka doon. Tapos yung pala, sir, katagalan na, tinuruan niya yung passport ko. Oo. Sabi niya sa akin, sir, hindi pwede yung mga ginagawa-gawa niya yung ganyan. Sabi niya gano'n. Ano ba siya? Parang amo ba yung babae na yon? At bakit pa ganun kayo? Kahit paano pinalakas mo loob ko, sir. Oo. Una, pinapulis ako, sir. Oo. Ano pa nangyari? Pinapulis ako, sir, di ba? Pero sabi ko sa inyo, huwag matakot kahit papulis, di ba? Sir, di ba tapos nahuli ako nag-bus record? Narinig yung bus record, narinig. Tapos sabi ng Pilipinas, sir, napakasama talaga. Sabi niya sa pulis, si voice record. Kukunin ng pulis yung mobile ko. Cellphone mo, oo. Yung mobile ko, sir, mabilis ako, nakadelete na kagad ako. Oh, so tinignan niya. Kaya nasabi, wala. Diba sabi ko sa'yo, sir? Send ko ulit agad lahat ng documents. Kasi inagapan ko. So ang ginagawa ng kabayan is, hindi siya ano, hindi yung pinaka... pag-transfer yung ginawa ni reklamo sa polis, ang pinareklamo is yung voice record. So ginagawa talaga kayo ng problema. Bakit ganun, no? Nakakabwisit lang na parang dapat... Makaawa pa kung magkababae naman tayo. Hindi, anong ganyan. Sir, alam mo, napakahirap ng ano ko, sir. Bakit ka mo, sir? Bakit po? Mga Qatar Airways, 10, sir, hindi nila ako pinakawalan. Seryoso? As in, 10 nakapaligid po sa inyo doon? Oo, sir. Tapos sinunod kita, sir, nung sinabi mo sa akin na pumunta ka ng immigration. Oo. Pumunta ako ng immigration, sir, tapos yung nakausap ko, mas mabuti pa kausap pa ibang lahi, sir. Sabi ng mga ibang lahi, tumawag ng pulis. Tapos tumawag ng pulis. Sa Qatar Airways, sabi sa akin, bakit tumawag ka ng pulis? Oy, dapat naman talaga ako, ano po nangyari? Tapos, sir, meron doon mga kapatipipino, ayaw talagang tatlo. Isang Nepal, sir, nakapag-away sa kanila. Kawalan nyo na, meron naman eh. Kasi hindi. Dati po ng Nepal na, sige, magpabuka na. Saka unang-una, complete documents lahat kayo eh. Kumbaga, ano ba ang karapatan na may exit ka? So kahit saan bansa ka talaga pwedeng pumunta. Basta kompletong documents ka. Hindi, pinapipilitan lang sir. Bakit daw sa... Nag-aro ko sa Qatar Airways. But nag-check-in kayo sa Qatar Airways. Chinekin kayo. Pero at least, sinabi kasi natin nagkamali kayo. At pwede naman yun. Kaya nga si ate, nag-work doon as transfer desk para lang prepare lahat ng documents. Mung hindi yung para... I-offload, ano to? Sir, immigration officer ba siya? Katotoo lang, sir. Ang mga ibang lahi, sir. Madaling maniwala. Oo. Alam mo sino yung nagsusol, sir. Yung kapwa pinay. Grabe na. Mga agent na yan. Pero ano po ang ginawa nyo doon? Kasi nung kausap po namin kayo, umiiyak talaga kayo. Talaga, sir. Nawala na ako ng pag-asa, sir. Oo, talagang nagwala po talaga kayo doon. Paano pagwawala po ang ginawa nyo? Sinabi ko, bakit? Karapatan ko to, kung pwede ang documents ko, ganyan. Inano ko talaga siya, kasi naharang nila ako. Kaya sabi ko gano'n, ay hindi, mag-decision ako. Oo, totoo naman po talaga. Hindi ka palalabas yun, hindi. Inaabon nila ako. Sabi ko, Qatar Airways lang kayo. Oo, Qatar Airways sila. Hindi, ganun naman talaga. Kasi sabi ko kay ate, tumawag ng pulis. Hindi siya magpapasindak. Kasi pag nagpasindak siya yung talo. Kasi nga, ako, confident ako na okay talaga lahat. Okay. Kasi hindi lang naman kayo yung pinaalis ko na ganyan. Madami. Kaso yun talaga si Pilipina yung
Yung gig, so, nakakagigil kasi parang ang dali-daling pa, okay, kunin lang yung boarding pass, yun lang naman yung kailangan, di ba po? So ngayon, meron siyang ticket going to Sharjah, so naiwan siya nun. Kasi nga, ayaw siyang paalisin, and then meron daw 10 tao na pumipigil. As in, ang weird naman ng 10 tao po na pumipigil. Tapos mag-isa lang kayo. And then, pilit daw siyang pinasasakay doon sa sa airplane. Paano po pamimilit ang pananakay sa diba, airplane? Diba sir, papasok na ng airplane. Pero ako tumabay ako sa danon, sir. Sige na, 5 minutes lang. Hindi, hindi. Magre-rebukuli ako. Sabi ko, magre-rebukuli ako. Ganun-ganun. Tapos sabi yung ganun. Tapos yun, naglapit ang mga Qatar Airways. Dahil daw sa akin, antala daw yung traffic. Na-delay. So ngayon, nakalipad na, hindi na kayo sumakay kasi talaga ayaw nyo. Kumapit po ba kayo sa pinakahagdanan, gano'n? Hindi sir, nakinig naman ako kasi wala na sila magagawa. Tapos sinalala ako sa desk na naman. Saan pa saan? Sa desk. Oo. Tapos sinabi nga na gano'n, tapos pinakausap sa akin ng manager. Ano sabi ng manager na nakausap nyo? Aros talaga yun, hindi po pwede talaga. Hindi po pwede? Sabi, hindi naman ako sabi, pasasakayin ka namin another flight. Hindi naman ako sasakay sir. So, buti na lang talaga naging okay po, no? Kasi grabe yung pinagdaanan namin. Sir, salamat sir, di mo ako iniwan sa area. Welcome po. Kasi wala na rin tayong mga ano eh. Kumbaga talagang nandun na talagang dapat gawin na natin kung ano yung hindi, dapat sir, talaga. Hindi sir, bumili pa ko sa sir. Hindi mo talaga ako tinilugan. Eh, hindi talaga po. Kasi yung gano'n yung client hanggang ano po siya, may pag-asa na nakikita ko, go pa rin. Hanggang, sir, ang pinaka nawala, mawawala na akong pag-asa na kung nakasakay na kayo sa airplane. Hindi, kasi mawawala na tayo ng connection nun eh. Kung baga wala ka ng internet nun, tapos diretso dun. So ngayon, okay po, dahil natig kayo ng amo nyo dun sa immigration, pas nakapasok na kayo, naka-check-in na kasi yung mga gamit is naka-check-in. Nakuha nyo po ba yung gamit dito? Opo sir, nakuha ko. Nakuha nyo gamit nyo, o diba? Kasi ganun, ayaw pumayag ng Dubai, na hindi po kukunin sir. Hindi talaga pwede kasi yung boarding pass nyo, hindi nyo sinakyan yung airplane, talagang dapat i-offload din nila. Okay, ang Dubai sir, hindi pumayag ang Dubai na hindi kukunin. Dapat sabi ko yan na hindi. Okay na nila. So nakakatawa naman po. Pero okay, papunta po dito dahil nasa loob na kayo ng immigration, lumapit kayo sa transfer desk. Ano yung mga documents na hinanap naman po sa inyo? Passport lang sir, wala na. Passport lang po. Pero sinend ko po yung mga documents like yung return ticket, insurance, ay lahat na kasi nasa loob na. Talaga? Dito sir. Dito sobrang loob, pero doon po, hinanap po talaga lahat ng mga documents na sinend ka sa inyo. Kasi sa Pilipina ang sumasakal sa'yo doon. Grabe, no? Parang Pilipina ang magbabagsak sa'yo doon, sir. Kaya nga, wala naman siyang pakialam kung maging ano, successful or hindi, pero hindi ko alam kung ano yung reason ni ate, ba't ang bitter-bitter. Oo yun, sir. Nakakabwisit, pero I'm so happy kasi grabe. Ito yung mas kinabahan ako kasi talaga may papulis na, meron ng mga taong nakapalibot sa kanya. Binablock na ako ng babae sir, sabi niya tatawagan ako, tawagan mo. Tumawag ka ng pulis, tumawag ka ng pulis. Kasi kung sabi ng pulis sir, kahit ang pulis, sinabi ng pulis sir, bakit ka tumawag, kumpleto naman ang documents niya. Kinaliguran siya ng pulis. Eh talaga naman kasi wala siyang magagawa. Kaya nga sabi ko ate, confident ako ate, ikaw pa ang tumawag ng pulis, wag sila. Kaso sabi niyo hindi kayo makatawag nun. Oo sir, ayaw ako pakawalan. Doon ako nagwala sir, ayaw na ako pakawalan. Pumunta ako ng immigration, ang immigration tumawag na ng police. Ang immigration ang tumawag? So okay, talagang sir. Ewan ko ba, hindi na lang nila gampanan yung wala na talaga ako ng pag-asa sir. Kahit ako po, inaano ko kay kuya, sabi ko sa kanya, ano, naku, yun po, kailangan na lang natin talagang tawag ng police, wag sasakay kasi talagang pag sumakay kayo, tapos hindi ako sumakay. Pilipinas. Ang daming nila sakay na, sige na. Seryoso? Hindi ako sasakay. Sabi ko, it's my choice. Oo, it's your choice naman po talaga. Pero finally, I'm so happy kay ate na nandito na sa Dubai. Hello. So sana maging okay na po, mas maging okay yung buhay nyo. Kasi grabe yung pinagdaanan nyo. So kung may pagdadaanan man kayo dito sa Dubai, I think kayang-kaya nyo. Una sa lahat, maraming salamat sa iyo, sir. Welcome po. Opo. And then, thank you din po kayo sa sarili nyo kasi talagang nakinig kayo, sumunod kayo. Sumugal ako sir, talagang kaya ko to. Sabi ko talaga, kahit nawala na siya ng internet, pagkatapos tinatawagan ko pa rin siya from here to dun sa Qatar. Pagkatapos si ate, buti na lang, may internet din dun na nakikiconnect dun sa
sa kabayan po. Sa Pilipinas, sir. Nakatawa. So, yun lang po. So, thank you po ulit ng maraming marami sa tiwala din. Sige po. Bye-bye po. Hello, sir. Thank you po.